Hello mga tao! Welcome to another episode of Do It With Shane! Kayo sa itis? Madalas ba kayong makagat ng lamo? Madali ba kayong ma-irritate sa amoy ng mga insecticides or even ng mga mothballs? Well, meron tayong solusyon dyan because ang mga i-feature natin na products today eh mga nabili ko sa online shop na mga products wherein makakatulong sa atin para mabawas-bawasan at mawala completely ang mga insekto na madalas tumatambay sa bahay. At kung kayo, immortal ninyong kaaway ang mga ipis, mga gagamba, mga maliliit na mga insekto sa mga dark places ng bahay nyo, like ilalim ng lababo, sa banyo, sa kusina, sa garahe. Oh my gosh, I really would like to share this with you. So hindi na natin patatagalin. Let's move to the first product. The first product that I want to share with you guys is this one. This is a Chinese brand. Hindi ko siya mababasa sa inyo. Pero kung mapapansin nyo sa picture niya, may mga itis-itis. This device actually traps in cockroaches and yung mga small insects na mapapasok sa loob nitong trap na ito. I really don't know the brand name because I don't know how to read Chinese characters, but i-appreciate natin yung kanyang box. So the box is, though wala siyang English character, mapapansin naman natin na it's very straightforward kasi nandun naman yung ipis at yung trap, di ba? Tapos sa likod niya, makikita natin yung areas na ideal kung saan siya pwedeng ilagay. Pwede daw sa cabinet, underneath the sink, malapit sa basurahan, sa likod ng fridge, or sa banyo din, di ba? Pwede nating ilagay. Magkano ko ba nabili tong product na to? So, sobrang mura ng product na to. Nakapili ko ng mga 5 yata na ganito. It is only 50 pesos if I'm not mistaken. I will put the link of the seller in the description box. Let's see what is inside this box. Oh my gosh. Chirin! Tingnan natin yung layers na sinasabi dun sa picture, di ba? Meron siyang first layer which is the cork. Parang eto yata yung nagsisilbing lock. Nung mismong trap. And then the first layer is the cover. So, ito yung cover niya. And then, meron siyang mismong trap. And ito yung base. Apart from these, meron din pong kasama. Bait. May pa-bait pati. May pa-bait. So, ang gagawin mo lang is you will scatter the powder bait all over the base. And then, you will cover it like this. Paganyan siya. And then, you will put the cover dito. Sa top. And then, yung pinaka-lock. So, papaano ang mechanism nito? So, ang mangyayari, pag puno na siya ng food, papasok ngayon dito sa mga butas yung cockroach. Diba? Pag pumasok siya sa butas, bam! Matatrap na yung cockroach inside. So, kaya siya tinawag na cockroach trap. So, what is my thoughts about this product? If you are the type of person na hindi ka mahilig sa mga spray or sa mga cockroach killer kasi masakit sa ilong, or masyado siyang harsh para sa'yo, this one is very perfect because it can really trap cockroaches. Of course, it is good for the environment and this is reusable. Hindi siya nag-expire, di ba? Unlike dun sa mga spray, insect repellent, or cockroach repellent, if maubusan ka ng bait, you can actually put kanin or breadcrumbs sa loob so that it can attract again cockroaches. Now, what is the downside of this product? Ang downside ng product na to is hindi makamatay yung cockroach sa loob. Matatrap lang siya. Eh, kung ikaw takot ka sa ipis katulad ko, makakita lang ako ng ipis at minsan kahit nahagip lang ng espiritu ko yung ipis, kahit hindi ko siya nakikita, nararamdaman ko siya. Alam mo yun, I'm very, very much certain na may ipis because they are my mortal enemy. Takot talaga ako sa ipis. So, hindi ko siya mabubuksan or hindi ko siya malalapitan, di ba? Paano natin siya tatanggalin? Paano natin ipapatayin yung ipis? The idea that I can give
you is, kumuha ka ng pwede nang itapon na basin or balde, tapos lunurin mo yung ipis. Ilagay mo yung buong trap doon para malunod yung ipis. Yun yung pwede mong gawin. Another thing is, magpabukal ka ng kumukulong tubig, ibuhos mo at ilublog mo ulit siya. Another thing is, if you want to reuse this product, huwag nyo siyang isprayan no, ng mga insecticides because the ipis can actually detect insecticides and they might not go into the trap anymore. So, the safest thing that you can do here is to blub-blub the ipis and drown the ipis inside. What is my thought about this product? Will I use it and will I recommend? If you are the type of person who is like me na ayaw ng masyadong maraming mga chemicals na ginagamit sa loob ng bahay, kahit sabihin pa nila na this one is walang scent o kaya mabango ito pag in-spray, harmful pa rin siya kapag ka napoprolong na use and too many times na ni-use sa loob ng bahay. So, for me, this is a good product already. I will recommend this product. This is a very useful, safe, and effective product na nabili ko. And for only 59 pesos, hello, many times mo magagamit, pwedeng-pwede na, diba? Ipis trap. Oh, pwede na ba ako sa commercial? Another thing na nabili ko na against sa mga insekto na madalas na nakikita natin sa bahay is this mosquito repellent incense. I am the type of person, probably it is because of the type of my blood and the chemistry of my skin, na nagpuproduce ako ng certain scent or ng certain vibe. Vibe talaga sa mga mosquito na pumunta lang ako sa isang lugar na madalas tambay yan ng mga mosquito. Mapapaak talaga ako, te. Ano ba yung mapaak? Makakagat talaga ako ng insect. For me, to prevent that from happening, nagsisindi ko ng incense. And this one is the ABS Yuheng Incense. So, ito yung box niya. Nakalagay dito sa top, upgraded formula. Tapos yung kanyang company, syempre, malaki-malaki yung incense. Tapos nandun yung mga picture ng mga insect na pwede niya or possible niyang mapatay. And yes, napapatay po talaga yung mga insekto. Hindi lang siya nabubugaw, napapatay din siya. Nasa baba naman dito, nakalagay the natural enemy of mosquitoes and flies because this incense is made out of sandalwood. Sa loob ng isang box, 30 pieces na incense ang nasa loob. Nasa gilid naman niya yung kanyang description. Sabi dito, do not store with foods and don't let children touch and play with it. The product is poisonous to silkworm and fish. Use it cautiously in the silkworm nursery and wash your hands after usage. Don't allow the product. Seek medical assistance immediately if ingested. Store the product in a cool and dry place away from waterhead and keep it from direct sunlight. Not harm to human body and animals. After ignition, its effect is very, very quick. The other side naman, makikita natin yung kanyang active ingredient. It has rich D transolethrin, 25%, and according to the product, it has a pesticide registry certificate number, and the quality guarantee date is good for 3 years. Mura rin lang to. 5 boxes sa loob ng isang box, 30 pieces na sandalwood for only 99 pesos. It is in Shopee and I will again put the link of the seller in the description box. Ganito siya sa loob. Ganito yung kanyang sandalwood stick. Buksan natin. So, ganito yung stick. So, paano siya gamitin? Magkuha ka lang ng isang stick, ilagay mo siya sa isang base, tapos sisindihan ko lang siya and ilalagay ko siya dun sa mga areas kung saan ako mag-i-stay, tapos dun sa mga madidilim na areas. And wala pang 5 minutes, makikita mo na. Ako, nakikita ko. Hindi ko alam kung bakit. Insekto siguro ako dati. Nakikita ko na lumilipad. Panic na yung mga mosquito and some of them namamatay. Makikita mo talaga sa sahig na namatay na sila while using this incense and talagang mawawala, mabubugaw, lalayas, mag-i-evacuate yung mga hindi namatay na mosquito and iba pang mga insects. So this is a very good product because kapag ginamit mo siya, of course mag-aamoy talagang incense yung area pero hindi nagtatagal yung amoy, eventually nawawala din. Pero yung mosquito, nagkakaroon sila ng trauma, hindi sila bumabalik agad-agad. So, yun yung gusto ko sa product na to, diba? Nagbibigay ng trauma, pero safe and easy to use. Will I recommend this product? I will recommend this product, but if you have asthma,
or if you easily get irritated with strong scent or yung mga smoke, wag nyo na lang munang gamitin ito. Ibang product na lang yung gamitin niyo, or you can consult a doctor and bring this product and ask your doctor if this is safe to use. The third and final product na gusto kong i-share sa inyo is nakalagay dito sa Lazada pack na ito. These are balls. Ito, laruan po ito ng mga ninja. Char. Hindi po ito laruan ng mga ninja. These are cedarwood balls wherein you can use it in lieu or kapalit ng inyong mga mothballs na nilalagay natin sa cabinets and sa mga areas para hindi mapuntahan or maiwasan natin magkaroon ng mga insects and other ipis-ipis dun sa inyong cabinet. 12 na ganitong pack, and in one pack merong 5 pieces ng balls. Nasa 377 pesos lang siya, and with shipping fee na yon. Ang kinagandahan nito, these are pure cedarwood. So, ibig sabihin, yung scent niya, hindi ganun ka-strong para sa atin. So, I will smell it. Para siyang ano, laruan ng mga bata ka. Ganun yung amoy niya. Ang mga mothballs kasi iniwasan ko ilagay sa mga cabinet na lagayan ng mga plato. Kasi strong yung amoy niya, and even sa lagayan ng damit, kapag nilagay mo yung mothballs, nag-i-stay sa cloth or sa damit mo yung amoy ng mothballs. Kung ito yung gagamitin mo, safe siya kahit ilagay siya sa lagayan ng mga plato at saka ng mga kaldero. If this is effective, that I will put in the comment box because it will take time para makita ko yung effectivity nitong product na to. But I will update you in the comment box. And also, I will link the Lazada seller in the description box. But all in all, I like this product. And of course, I will recommend this to you guys. Alright, so I hope you like the simple yet user-friendly and effective products that I've shown you today. And kung nag-enjoy kayo na makita itong mga product na to, I'm pretty sure mag-enjoy din kayong gamitin. And ang pinaka-importante, matipid at mura siya na mga produkto na pwede natin gamitin sa bahay natin. Dapat maging practical na tayo, di ba? Dapat maging wise tayo sa pag-take care din ng bahay natin. So, if you like this video, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel, and click the notification bell para po updated kayo sa mga product na i-feature natin in the future. Please don't forget to comment also on any product na gusto nyo pong i-try natin, and I will try to get the product for you so that you will see my initial thoughts and my final review about the product that you want me to feature. Thank you so much for watching, and I hope to see you again for another episode of Do It With Shane. Keep on rocking! Bye!